2019. Akala namin na plano na namin mabuti ang kinabukasan para sa aming pamilya. Employed ang asawa ko bilang isang seaman at ako naman, naghihintay na lang na ma-approve ang papel papunta sa ibang bansa upang pagtagal ay makuha ko ang aking pamilya at kami magkasama-sama. At dumating ang taong 2020. Ang taong nagbabago sa takbo ng mundo. Ang taong hindi ko pinangarap na magisnan, lalo ng aking mga anak. Ito ang taon na nabalot sa takot ang sangkatauhan sa hindi nakikitang kalaban. Misto lang gera, subalit walang pagsabog o pagguho na maririnig. Tanging mga tahimik na pagtangis na nagmumula sa mga matang tigmak sa luha sa sakit ng pagkaulila. Tila magnanakaw na sa isang iglap ay pinaghiwalay ng tuluyan ang mga pusong nagmamahalan. Ang mga magulang ay nawalan ng anak. Ang mga anak ay naulila sa mga magulang. Mga magkakaibigang sa kabilang buhay na lang muling magtatawanan. Walang naging handa sa pagdating ng panahong mayroon tayo ngayon. Higit kanino paman, ang mga magulang na katulad ko ay nabalot ng pag-aalala sa maraming bagay. Ano pa nga ba ang kinabukasang naghihintay para sa aming mga anak? Lalaki pa kaya silang malaya o mananatili ang pangamba? Maibibigay pa kaya namin ang magandang buhay sa kanila? Nakakalunod sa pag-aalala. Pero papaano ba namin ito na paglalabanan? Ayan, titingin na lang sa aming pinakamalaking inspirasyon, ang aming mga anak. Sa tuwing maririnig ko ang kanilang hagik-gikan at tawanan, tila napapawi ang lahat ng intindihin at napapalitan ito ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na hatid ng panahon ngayon, napakarami pa ring biyaya ang kanyang dala. Ang bawat araw na gumigising tayo, at muli ay nakakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang siyang pinakamalaking biyaya. Ang bawat malayang paghinga ay nagmistulang yaman ng bawat isa. Dati, sa tuwing gagawa ako ng mga gawaing bahay, iniisip ko, para na akong alila. Pero ngayon, napagtanto ko na napakaswerte ko sapagkat nagagawa kong magsilbi sa aking pamilya. Na ipagluluto, na ipaglilinis, na ipaglalaba, at nabibigyan ng serbisyo ang mga mahal ko sa buhay. Dati-dati, inip na inip ako sa kanilang paglaki upang muli ay maging malaya ako sa palagi ang nilang pangangailangan sa akin. Nakalimutan ko na napakaikli ng panahon na sila'y magiging bata. Lagi din akong abala sa pag-iisip kung papaano ko silang maihahanda sa kinabukasan. Nakaligtaan ko na kung gaano kahalaga ang bukas, mas higit na mahalaga ang panahon na mayroon kami ngayon. Higit kailan pa man, naging pinakamatibay na sandala namin ang pananalig sa ating Panginoon sa mga panahon ngayon. Lagi nating tatandaan na tulad ng isang magsasaka, ang lahat ay ginagawa ng Panginoon para sa atin upang maihanda tayo sa anumang bagyo. Ipanalangin natin na lalo pa niya tayong bigyan ng tibay sa anumang darating na pagsubok. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutang magpasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. At sa mga ito, sa kabila ng mundong walang kasiguruhan, makatatagpo tayo ng tunay na kapayapaan.
what's wrong.